may nakita tayo na isang post na kung saan nakalagay dito na hindi magkakamali ang NBA team na kukuha dito kay Kai sa NBA draft dahil sa kanyang height na 7'3 na may magandang perimeter shooting at solid defense sa loob ng paint malapit sa basket. Nakalagay rin na isang win-win situation ang pagpasok ni Kai sa isang NBA team. Panalong-panalo nga naman ang NBA team na magdadraft dito kay Kai sa NBA draft 2022 dahil na rin sa magkakaroon sila ng solidong fanbase mula sa Pilipinas dahil dito kay Kai Soto na kung saan kapag nagawa naman ni Kai na makapasok sa NBA ay siya ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino basketball player sa NBA history at sa Philippine basketball history. Wala pang homegrown Filipino basketball player ang bansang Pilipinas sa NBA kaya naman marami sa mga Filipino basketball fans ang sumusuporta dito kay Kai para maging ang first homegrown Filipino na makakapasok at makakapaglaro sa NBA. Maliban sa magkakaroon ng NBA team na kukuha kay Kai sa NBA draft ng mas maraming solid basketball fans ay magkakaroon rin sila ng isang backup big na pwede pa nilang sanayin ng husto at palakasin para tumapat sa iba pang NBA centers. Marami sa mga Filipino basketball fans ang masisiyahan kapag nagawa ni Kai na makapasok at makapaglaro sa NBA at walang duda na aabangan ng mga Filipino basketball fans ang kanyang mga laro sa kani-kanilang mga TV o cellphone kung may laro sila Kai at ng kanyang NBA team. Marami rin tayong nakita ng mga Filipino basketball fans na nakabase sa US lalong-lalo na sa parte ng California at gusto nilang madraft si Kai ng kahit alin sa mga NBA teams na nakabase nga sa California at ito ay ang mga NBA teams ng Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, LA Lakers at Sacramento Kings. Alam naman natin na isa sa mga coaching staff ng Sacramento Kings NBA G League team si Coach Jimmy Alapag at hindi rin maiiwasan na pwedeng mapunta o madraft nga si Kai ng Sacramento Kings sa NBA draft at mabigyan ng two-way contract na kung saan pwede siyang maglaro sa NBA at NBA G League ng parehong season. Merong dalawang pick ang Sacramento Kings sa second round ng NBA draft at ito ay sa 37 pick at 49 pick na kung saan posible talaga na kunin si Kai ng Sacramento Kings at gawing isang backup big habang dinidevelop pa nila ito para maging isang sentro na kayang tumapat sa iba pang top centers ng NBA. Hindi pa nga ganun kalakas si Kai ngunit may height at skills na siya na pwede niyang gamitin para makatulong sa kahit na sino o ano pamang basketball team sa NBA. Wala pang experience si Kai sa NBA at kapag nakakuha ito ng experience sa NBA ay lalakas pa siya dahil na rin sa mararanasan niyang makalaban ang mga magagaling na sentro ng liga at hindi rin basta-basta ang level ng kompetisyon sa NBA. At kapag nasanay si Kai sa ganitong klase ng liga at na-develop niya ang kanyang skills ay mas makakatulong rin ito ng malaki sa Gilas Pilipinas pagdating sa FIBA competitions. Maraming mga magagandang bagay ang maidudulot ng pagpasok ni Kai sa NBA gaya ng nabanggit natin na lalakas ito dahil sa taas ng level ng kompetisyon sa NBA at kailangan niyang magsanay ng husto nang sa ganon ay makasabay siya sa iba pang NBA players at posible rin na maging isa itong solid center ng isang NBA team kapag binigyan nila ito ng oras at pagkakataon para ma-experience niya ang NBA at makapag-adjust sa ligang ito. Kapag naranasan rin ni Kai na makipag-compete sa NBA ay malalaman niya kung saan nga ba siya nagkukulang sa kanyang laro at sigurado na magsasanay pa ito ng husto at gagawa ng hakbang o adjustment para hindi ito mapag-iwanan ng mga iba pang sentro sa NBA.